Uunahin ni Senator Panfilo Lacson ang paglilinis ng katiwalian sa pamahalaan sakaling siya ang papalarin sa paparating na halalan. Ayon kay Lacson, sa pagharap sa Presidential Candidates Forum ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, isang mapagkakatiwala ang pamahalaan ang kanyang pangako sa bayan at sa loob ng unang 100 araw niya, sisimulan niya ang internal cleansing laban sa mga walang kakayahan, corrupt at walang disiplinang opisyal at empleyado ng gobyerno. Dagdag pa niya, 700 billion pesos ang nawawala sa bansa kada taon dahil sa korupsyon. Pabahay, edukasyon at trabaho naman ang kabilang sa 10-point economic agenda ni Manila Mayor Isko Moreno. Tiniyak ni Moreno na mabibigyan ng kinakailangang kagamitan ng mga guro at estudyante upang matiyak ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Ayon kay Yorme, gaya ng kanyang ginawa sa Maynila, nagbigay sila ng free internet connection at laptop sa mga guro at tablet naman sa mga estudyante. Sa nasabi ring forum, sinabi naman ni Leody de Guzman na kung hindi maipapasa ng Kongreso ang kanyang ipinapanukalang wealth tax, ay maaaring sa pamamagitan na lang ng People's Initiative maisusulong ang kanyang panukala. Nais ni de Guzman na mapatawan ng 20% tax ang mga mayayaman na siyang gagamitin para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Inihayag naman ni Senator Manny Pacquiao sa panata sa Bayan Presidential Forum na ititigil na niya ang pamimigay ng pera pagsapit ng campaign period sa susunod na linggo, kasunod ng kritisismo sa kanya na ang pagbibigay niya ng pera ay vote buying. Sa kabila nito, iginiit ni Pacquiao na wala siyang nilalabag na batas kapag siya ay nagbibigay ng pera sa mga nakaraang pagdalaw niya sa mga probinsya. Hanap buhay, pagkain at seguridad ang kabilang sa mga prioridad ni Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Robredo, hindi lamang ito pangako, kundi mga plano na nakaangkla ang kanyang track record at tapat na pamumuno. Sa kanyang social media post, tumingi siya ng paumanin sa mahinang internet connection sa kalagitnaan ng Presidential Candidates Forum ng KBP. Kinukumbinsian niya siya ng kanyang team na ikansila muna ang kanyang ibang engagements ngayon. Pero pinilit pa rin niya na hinanapan ng paraan upang makalahok sa forum. Ayon kay Robredo, nanghiram lang siya ng opisina malapit sa airport. Sa isang news release, ipaprioridad ni Ferdinand Bongbong Marcos ang pagtatayo ng Banana Research and Development Center upang mapaunlad ang industriya ng pagsasaging at masugpunan tuluyan ang problema sa mga peste at pananim. Tugon ito ni Marcos Jr. nang tanungin ng mga lokal na opisyal ng Davao del Norte kung paano sila matutulungan para mapalakas ang banana industry sa kanilang probinsya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.